Hello everyone! Welcome back to my channel. And for today's vlog, lumipad po ang aming team papuntang Davao. But the bonus part here is we got a chance to experience Bukidnon also. Thanks to Ma'am Hazel for organizing our Davao and Bukidnon trip. And here we are, arrived at Davao International Airport. Malalaman mong nasa Davao ka na kasi nangangamoy durian na. And why we choose Davao and Bukidnon? Kasi most of us ay hindi pa nakapunta ng Davao at Bukidnon. Or let's say hindi pa nakarating ng Mindanao. At ngayong nandito na kami, sabayan niyo po kami sa aming pag-i-explore. First stop po namin, breakfast at cafe sa McDonald's. Para magising naman ang katawang Barbie namin bago kami bumiyahe papuntang Bukidnon. So, breakfast namin ito. Ito yung taga-serve namin. Kuya. Thank you, Kuya. You're welcome. Thank you, Kuya. After breakfast, bumiyahe kami ng 2 to 3 hours papunta sa next destination namin. Medyo natagalan lang kami kasi namili kami ng mga prutas along the way. Sa mura ba naman ang mga prutas sa Mindanao eh? Ayan! Nakarating na nga kami. Ang ganda naman ng lugar. Malamig ang simoy ng hangin. Ang dami pang pine trees sa paligid. Parang nasa Baguio lang. Alam mo, labas pala ng Taglucop Strawberry Hills, maganda na. Paano pa kaya pag nasa loob na? Tara, itutour kita sa loob. Ito makikita nyo pagpasok nyo ng Taglucop Strawberry Hills. Meron din silang hydroponic lettuce. Meron silang mga grapes. At madami silang mga sari-saring bulaklak. O diba, sabi ko sa inyo, ang ganda dito eh. Meron din silang playground for kids. Siguradong mag-e-enjoy mga babies na dito. And syempre, hindi mawawala yung strawberries. Kaya nga tinawag ng Taglucop Strawberry Hills eh. Marami pa dun sa baba. Mamaya ipapakita ko po. And ito naman, dining area nila. At dito sa baba, iniiwan yung mga shoes and slippers kapag kakain na po sa loob. Meron din po silang mulberry. Salamat kay Kuya, tinulungan niya ako mag-harvest. FYI, libre lang po ito. Breakfast.
kanila. Sige, ma'am. Selfie. Ganda yun. Ay, tumutol na. Marami kang remembrance. Pinofocus pa. Anong tawag sa ganyan? May tawag sa ganyan eh. Portrait! Caricature. Kristen, dito ka ang bonsai. Bonsai! Huwag na dito sa pine tree, ganito oh. Nice! Oh! Pak, sino ka dyan? Saan tayo, ma'am? Ay, ano bang room na? Wala pa yung sa atin daw eh. Picture ka niya na sa bonsai? Bonsai. Oh, tabi-tabi. Yung si Josie, Hazel, Melay, saka si Aya. May ano daw? May jacuzzi po, doon sa dulo. Ay, gusto ko yung jacuzzi. Tayo'y mag-jacuzzi. Jacuzzi. Ma'am, tara na, mag-sino po. Sino-sino daw sa room? Kami. Picture. Wait lang. Josie, doon ka sa amin. Ayaw po. Salamat po. Mas malayo pa yung nantay namin. Aray! It's Luna! Lights on. Wow. Munga. Ito na po ang dining area nila. Malawak po ito, meron pa po sa kabilang side. Masarap kumain dito, bukod sa maganda na yung tanawin, sobrang sarap din ang mga pagkain nila. As in. At may nag-model pa. Oh, Pak, sino ka dyan? Oh, kita ilong. Eto na, mag-room tour na tayo. Bongga! Ang ganda talaga ng loob ng glamping tent nila. May 2 beds, 1 queen size and 1 double size bed if I'm not mistaken. May water and coffee din sila. May 2 mirror. Yan po. May table. May sabitan ng towel or lagayan ng gamit. And the bathroom. May hot and cold water po. And may complete hygiene kit. Very complete talaga ang one night stay namin dito. At paglabas mo naman ng kwarto, etong bubungad sa'yo. Diba? Sobrang ganda ng view.
more details about Taglucop Strawberry Hills, ilalagay ko po sa description box below ang kanilang FB page. Kindly check na lang po. Thank you! And dito po nagtatapos ang part 1 ng aming Bukidnon experience. Abangan nyo po ang part 2 on my next vlog. Bye!